Okay, my topic is regarding the basic accounting. Simply because kasi yung most of the time kasi, the business owners ang nasa isip lang nila is benta, 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 benta. Puro, we're after the benta. Tama? Yun yung nasa isip natin. Hindi natin naka-account kung regarding naman sa expenses. Tama po ba? Yun po yung isa sa critical part kasi ng pagninegosyo. Ang critical part kasi ng pagninegosyo is you need to know kung how productive or how profitable your business is. Kung gaano pa siya kumikita. Siyempre, para malaman natin yun, kailangan malaman din natin kung magkano yung expenses. So tuloy po tayo ha. So I'll be discussing the basic accounting for non-accountants. By the way, I'm again Mr. Johnny Marmado. I'm a licensed certified public accountant. At the same time, a licensed real estate broker. And I am managing my own firm. I have my own firm, which is the Arellano Maldo and Associates CPAs Co. It is located in Santa Maria, Bulacan, and Caloocan City, near Monumento. Okay? So, tatapusin ko lang yung yung discussion ko. As I go through the discussion, if you have any questions, pasimpleng task lang naman para magod ko para mapukul ko yung topic dun sa magandang part. Okay po ba tayo doon? So, let's start. Okay, are you ready? Yes. Okay. This is accounting. Ito yung lagi pumapasok sa atin, ha? By the way, let me break yung thinking ng nakararamin. Kasi ang nasa isip natin is, when we say accounting, dapat mathematician ka. Tama. When we say accounting, dapat magaling ka sa math. No way. Actually, during my high school days, I am a mathematician. Magaling po talaga ako sa math. And pagpasok ko sa college, I was expecting na yung accounting dapat heavy sa mathematics. Doon po ako nagkamali. Kasi ang mathematics, ang accounting is more on addition and subtraction. Yun lang po yung formula na ginagamit sa accounting. Hindi po tayo gumagamit yung mga komplikado equations. Simple lang po yung ang accounting It's more on addition, subtractions. Tapos gagamit pa tayo ng calculators. Hindi po kailangan na magaling ka sa math. Kahit po grade 1 students, as long as kaya gumamit ng calculator, kaya yung accounting. Is it clear? Yes. Okay. So what is accounting? Accounting is a service activity. Kasi pag hindi mo inalam kung saan mo, kunyari, basta,
utang lang ako, bahala na. Pag may pera na ako, doon ko lang naiisipin kung ano yung business yung tatayo ko. That's bad. Hindi maganda yun. Kasi most of the time, yung pera, paghawak mo, sinitin mo yung paghawak mo na yung pera sa sabihin, ayaw may 15,000 itatabi ko to. Do you think after 1 month, yung 50,000, 50,000 pa rin mo to? Di ba hindi na? Tama di ba? Kasi yung pera na yun, ito ni demonyo eh, galawin mo mo. Please, galawin mo mo. Tama? Yes. Ganun din ko eh, kadalasan gano'n. Kaya, as much as possible, if you have the capital, huwag mo nang patagalin. In 1 to 3 days, gamitin mo na yung capital. Start mo na yung business. Madali naman mag-start ng business kasi. Yung business na yan, BIRs and CCT holds, maluluwag sila. Open nga sila na, you can start your business sa bahay. You can register your business. Yung pangalan nito, yung residence address ninyo, pwede nyo nang i-register nyo yung business nyo. Hindi naman kailangan na hindi kailangan na mag-renta pa. Kasi yung iba yung isip nila, ay mag-renta pa ako. Mag-renta pa ako. Eh paano? Yung hindi na ako mag-register ng business. Tama? Maliwanag ba tayo dito? Any questions? So, it is the process of identifying, measuring, so, bakit daw ba accounting? Okay. The purpose of accounting is 1 million loan. Pero ang allowed lang sa'yo is 2.5 million lang. Kasi, ano yan eh, pinag-aaralan yan ng banko. Nakikita ng banks na hanggang 500,000 lang yung kaya kong bayaran. Is that clear? Maniwanag ba sa inyo yan? Okay. So, accounting measures and summarizes the activities of the company and communicates the result to the management and other interested parties. Accounting is often called the language of business. See? That's the language of business. Kasi kadalasan ito, I'll share one of my experience sa mga clients ko. Some of my experience sa mga clients ko. Kasi kadalasan, pag mag-i-start ka ng business, dapat unang kasama mo is accountant. Kapag magsasara ka ng negosyo, ang huling kasama mo is accountant. Kasi nang part times na nakatikita ako sa city halls, sa BIRs, hirap na hirap sila. Let's say, magtatayo sila ng business. Paano po ba magtayo ng business? Na ganito. I-assist ka lang, di ba? I-assist ka. Ganito gawin mo, ganyan gawin mo. Pupuntahin ka ng pila ka sa window 5. After pila ka sa window 7, punta ka sa baba, bayan ka, di ba? Eh, may mga kinifilapan ng forms. Tama ko? Yung forms na kinifilapan mo, hindi mo alam. Nagpapa-assist ka lang, i-check mo lang to, i-check mo lang to, i-check mo lang to. So what happened? Most of our clients, mali yung registration nila sa BIR. They're asking, sir, bakit po meron 1601C? Or bakit kailangan akong mag-file ng compensation or yung alphabis ng mga empleyado ko? Eh, wala naman po ang empleyado. Eh, yun yung nasa registration ko eh. Mali yung i-register. Tama? Kadalasan kasi ganun. Kadalasan sa mga business owners, nakakapano sila, lumalapit lang sila sa accountants kapag hirap na sila, pag malalak na, sir, ang laki po ng penalty ko, paano po kaya gagawin ko? Ganun eh, nagsasalin sila, tama? Kaya nga, iba yung mga engineers, trabaho nila yan, hayaan mo sila, tama? Architects, hayaan mo sila, lawyers, hayaan mo sila. Same with accounting, hayaan mo yung mga accountants. So kapag makikipag-deal ka sa mga accountants, make sure you are dealing with licensed CPAs. Kasi most of the time, marami kasi dyan na, ay di ko na lang ako sa accountant na to, or sa accountant na to, 500 pesos lang per month sa akin eh, ang mura. O kung nga, mura na, then after a year, mapapamura ka naman. Tama? So, ang target mo rin
So sa mga mag-start ng business nila, ang gusto ko is for you to have the idea regarding the accounting. Para at least, may idea na kayo, alam nyo. Let's see, may mga records kayo na ginawa ng mga accountants. Usap ka na kasi yung mga business owners. Pag-inian, di na siya ni-check, tama? Ang gusto kasi namin, kami, sa mga clients namin, we want na yung clients namin, alam din nila yung accounting. Para alam nila kung paano ginagawa, ano ba yung kailangan nilang bayaran, paano ba yung process, para if they have questions, mas patabi nilang ma-release natin. Kasi the problem, yung mga business owners talaga ngayon, especially yung mga small and medium na mga business owners, even small medium corporations, wala silang idea. Hinahayaan nila yung accountants nila. So for this, sa seminar natin, ang gusto ko, ma-equip kayo ng basic accounting knowledge. Para at least, hindi kayo nangangapala, hindi yung hahayaan nyo lang yung accountant ninyo na gagawa sa inyo. Is that it? Okay? So next, operation niya, meron ka bang enough cash yung business para i-revolve sa operation niya? Yun yung liquidity. Kasi sa accounting, if you will go to the whole accounting process, hindi lang about sa benta. Hindi lang about sa gastos. Accounting din kasi, ina-accounting niya, magkano na ba yung properties ko? Magkano na ba yung total properties ko? Let's say, magkano na ba yung cash ko? Magkano ba yung collectibles ko? Magkano na ba yung properties ko? Plant and equipment ko? Magkano na ba yung liabilities ko? And magkano na ba yung total na kinita ko since nag-start ako ng business? Yun yung accounting. Hindi lang pera, pasok, labas. Diba? Yun ang nilisip ng nivel. Papasok, lalabas. Ganun lang. Ganun lang ang simple yung accounting. Diba? Iniisip lang nila, wala, pera lang yan eh. Kadalasan nga, ganito ha. Kadalasan, yung mga business owners, yung mga nag-i-start. Kahit sabihin natin ano na lang yan, kahit sabihin natin sari-sari stores. Di ba kumikita ka niya? Kadalasan ang naririnig ko sa mga owner ng sari-sari stores, sorry, mga turo-turo, ay nalulugi ako. Hindi ko po alam kung magkano na yung kinikita ko, tama? Bakit kaya hindi nila alam? Kasi, sure, dito mo rin kinukuha yung gastos ng family mo. Dito mo rin kinukuha yung, dito mo rin kinukuha yung pamasahe namin. Dito rin mo rin kinukuha yung sa utilities, yung pambayad ng meral ko tubig namin. Sino po dito may sari-sari stores? Di ba tama ganun ginagawa natin, sir? Doon natin kinukuha lahat ng panggastos o yung pang-araw-araw na pangunahinahin ng pamilya. Tama? Ang hindi natin napapansin, nakukuha na pala ninyo yung kapital. Kaya nagtataka kayo kung bakit gano'n after a month, wala na akong pera. Ubus na yung paninda ko. Tama? Kasi ganito ang concept ng accounting. Ang accounting kasi, yung business and personal expenses dapat magkakuha. Ganun dapat yung accounting. Kasi paano naman ako? Paano naman kami? Paano kami mabubuhay? Pasahurin mo yung sarili. As if ikaw yung kumpleyado ng sari-sari store nito. Huwag kang kumuha ng pera na beyond dun sa kikitain mo. Let's say for example, may sari-sari store ako. Sa loob ng isang buwan, ang kita, we are talking of kita, ha? Hindi kapital. Kumita ako ng 1,000 piso. Tapos, kumuha ako doon, sa buwan niya na, kumuha ako doon ang bayad ng, tubig. 500. Pambayad ng kuryente, 1,300. Ubus na agad, sir. Tama? So, ang gagawin mo dito is, pasahurin mo sarili mo. Let's say, every day may sahod ako na 500 pesos. So, iiwalay mo na yun, every day. O, ito yung sahod ko, tapos na yung araw, I have my 500 pesos na salary. Tapos na araw, I have my 500 pesos na salary. Yung sa 500 pesos, doon ka lang kuha ng personal expenses. Huwag kang kumuha ng personal
personal expenses doon sa ano, sa sari-sari store. Kasi mauubos talaga yun. Totoo na. Mauubos at mauubos yun. Hindi mo mapapansin, siguro wala pang isang buwan. Mamumutang ka na naman. Or hihingi ka na naman kay wife, kay husband, hihingi ka na naman sa anak. Uy, wala na tayong din panindaw. Nagdagan mo naman. Tama? Tama, di ba po? Ganun kaya kasi kadalasan yung mga small business owners. Nakakala kasi nila, ganun lang kasimple. Pero simple lang naman talaga yung sa accounting. Accounting, ang kukunin mo lang lagi, huwag kang lalagpas dun sa kinita ko. Huwag kang lalagpas. Huwag mo lalagpasan yung personal expenses dun sa kinita mo. At lagi mong isipin, ilabas mo lagi as part of your salary. Huwag mong kukunin. Kasi tuition ni nana, ay tuition ni bunso, kunin ko dun. Huwag ganun. Ihiwalay mo lagi. Is it clear? Okay, next.